baby shark, baby shark, baby. Okay, so i-address na namin guys kung paano kami nagkakilala kasi it's a very weird and funny encounter. Konti lang yung may alam. Surprisingly, sa tagal namin magkakilala, walang may alam ng paano kami nagkakilala or paano nag-develop slowly yung story namin. Slowly? Siyempre gwapo ka. Gwapo siya. I think 2012 kami nagkakilala. 2013, 14, 15, 16. No. 5 years. Hindi, 2012. Di 2012? Oo, around that time kasi alam ko, college pa ako nun. So let's start with how I remember yung first meetup namin. Yung best friend niya, si LJ, he is a schoolmate of one of my good friends in college. For some weird reason, if you're familiar with Jill's in Fourth Strip, I went there with a couple of friends, had a birthday party to go to. So I was talking to one of my acquaintances on the dance floor. Kinalapit ako ni LJ na, "Mac, this is my best friend from Pampanga." Oh, parang ako, "Oh, hello!" Inabot ko pa yung kamay ko. Handshake, handshake. Long hair pa yung si ate girl mo, diba? Tapos, I don't remember kasi medyo nakainom na ako nun. We talked about a few things. Rapport, whatever. Tapos sinabi ko, "Buy me a drink." Tapos sinabi niya, "Give me 3 good reasons. Alam mo ginawa ko? Nuh-uh. Walk out ako, girl. I had no time to give 3 reasons for freaking drink. Mamaya na yung sayo. Mamaya na yung sayo. Fast forward, parati kami nag-uusap via chat because of music. Magme-message siya sa akin ng mga songs. Hindi ko na siya re-replyan. Parang, uy, solid nito. Kasi he has really good taste in music, in fairness naman to him. But after nun, hindi na nag-reply. Parang, okay, solid. Kasi we have nothing else to talk about. Or feeling ko lang yun. Yun yung parang peak ng everyone na kakilala namin wanted to go to Lay Boracay. So there was this summer 2013 na Lay Boracay na pumunta kami. Mamaya, eh? Coincidence lang na pumunta din siya. We only saw each other. Nandun kami. Nandun kayo. Bali parang, I was there with other friends naman kasi. And then, seeing some acquaintances na hindi ko naman masyadong ka-close, naghiwalay ako sa friends ko eh. They went to eat, tapos ako gusto kong palibot-libot, lakad-lakad muna. And then, nung parang paggabi na yon, yun ang start na yung party dun sa my White House, nakita ko siya na may hawak ng habang tumbler. Sabi ko, "Kilala ko sila! Okay na ako dito! See you guys!" Tapos, buong gabing yon, after ng party, kumain ako, sinamahan niya ako. Pumunta kami sa room niyo. Room ng friends niya. Na doon niya muna kami nagkwentuhan. Kasi the next party was going to start around 12 na nung... Ewan ko, parang weird eh. May mga time... Ako nagkukwento, di ba? Nandun kami sa may hotel room. And for some weird reason, gusto nila lahat matulog. So in-offer nila ako na matulog din. So parang ako, okay. Nakahiga lang kami lahat doon sa bed. Tapos... humihilik na yung isang katabi namin na parang salamat sa pagbuga. Feel so welcome sa barkada nyo eh. Parang hinga bro. Tapos nakatingin ako sa kanya parang seryoso ba to? Gusto mo magkwentuhan na lang tayo sa labas? Issue eh. Na kami lang dalawa yung nag-uusap eh. Lumabas kami ng balcony. It's very small. Imaginein mo parang dalawang monoblock na chairs tapos isang round table lang siya. Parang isang cubicle ng banyo. So nilock kami sa labas for... whatever issue reason they have to lock us out there. Yung nangyari is, in-expect ko, okay, sige, what's wrong? Mag-uusap lang naman kami, diba? It's a freaking balcony. Maganda naman yung panahon. We ended up talking until inumaga na kami. And sobrang puyat na ako. Na-feel ko na yung eye bags ko, guys. Nandun na. Siya, sobrang sarap na sarap yung kwento niya about his life. So parang ako, "Char, okay lang ba umuwi na ako?" Nakaramdam rin si kuya. He offered to walk me home, basically, to the hotel that I was staying at. Medyo malayo-layo. I wanted to walk or pag mag-isa lang naman ako, I would take the trike back na lang eh. Pero he offered to walk. Sabi ko, "Oh, sige, pwede. Kumain na rin tayo ng chori burger." Mata ko pala to. Pero nung time na yon, hindi siya kumain ng dalawa. Parang isang pa-cute na isang chori burger lang. Yun, hinantid niya na ako
na hindi na kami nagkita, hiwalay na kami ng group of friends. Kaya parang I didn't think of it too much. Ay, nakalimutan ko yung highlight nun. Kasi nakakakilig eh. So sinabi niya sa akin nung nandun na ako sa hotel ko. Sabi ko, uy, thank you ha sa paghatid sa akin. I appreciate it. Pero you didn't have to walk kasi ang layo pa ng lakad mo pabalik. Sabi na, it's okay. Pero you know, Mac, I like you, right? Right? Wait, what? Right? What? Mali, 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 mali. Nagduda pa ako sa sinabi ko nun. Kaya, what? I like you, right? tingin mo, gusto kita? Hindi. Gusto kita? Or, assume lang ako. Hindi ko alam eh. I can't understand my feelings. Okay na, okay na, okay na, okay na. Pwede pa kaya-explain sa akin. Right? Right? I like you, right? Am I right? So sinabi ko, sinabi niya sa akin, Mac, you know I like you. Sabi ko, I know, halata naman eh. Hindi naman siya awkward na in-end ko lang na, I know. Halata naman. At least, it's out there. Pero eventually, as the years pass, parang naging distant na rin kami sa isa't isa because we got into our own relationships. And then after that has ended, nag-usap kami 2016, mga palapit na ng birthday niya. So, yung mga weekends na yun, we started talking and we were playing CSGO. Basically, tinuturuan niya akong maglaro online. I'm from Manila, he's from Pampanga, so it's really literally just an online friendship na nag-bloom. Na after ilang weeks, nag-eyeball tayo. Nag-eyeball na lang kami na parang, uy, nice to meet you, no? After a few weeks, na parang over the weekend lang na may onting inuman, kwentuhan, and then parang may sinasabi pa siyang on my perspective na nakita kami sa, are you familiar with the bar on route sa may Timog? Yun, parang kami nag-eye-to-eye action kami na parang, ooh, welcome home. Sarat! Ang kulit lang namin. We kept laughing, we kept talking. Basically, after noon, I was building up na parang, okay, since palapit na yung birthday niya, I'll surprise him, pero alam niya pupunta ako to go to his birthday. And nung birthday niya, parang nag-amin na siya sa akin na parang, you know, nandun kami sa may pool area, may umbon, may mga paambon-ambon effect pa doon. Na sinabi niya sa akin, you know, I really like you. And I want to, you're the type of girl that I want to bring out on a date with. Parang seryoso ako sa'yo. May ganun vibes. He ambushed me to meet his family. Ambush? Ambushed kasi hindi ko alam na pupunta kami dito sa house, na makikilala ko. So parang si ate girl mo sobrang boys. And dun na na-legitimize ang itong relationship. Okay, now it's your turn. So, tama naman yung ibang nakwento doon. Pero, chronologically speaking, mali. So, first, pumunta kami ni LJ sa Jill's kasi sabi niya may pupunta daw siyang birthday party ng friend niya. So, wala akong idea, so masama lang ako. And then, pagpasok namin sa Jill's, sabi ko kay LJ, oh, Brad, pakilala mo ko doon. Which is, siya yun. Kasi sobrang ganda niya ng long hair, innocent eh. So, sabi ko, kailangan ko siya makilala. So, nakilala ko siya, and then yun, usap-usap, tama yun. And then, all of a sudden, sinabi niya sa, why don't you buy me a drink? So, sinabi ko, okay, I'll buy you a drink if you give me 3 good reasons why I should buy you a drink. And explain ko sa kanyang recently, sabi ko, if nagsabi siya kahit isa lang, na kahit ano lang, sobrang kalokohan, lilibre ko naman talaga siya. Pero nag-walk out si ate girl. See? Legit. Nag-walk out siya, sabi ko, why don't you give me 3 good reasons why? So after nun, ewan ko kung naalala niya, basta na-add ko ito sa Facebook. Okay, na-add ko siya sa Facebook. And then, kapag tinatry kong gumawa ng conversation, mapupunta ang conversation sa music. So napansin ko, kapag sa music, nagre-reply siya. So ang ginagawa ko palusot para kausapin siya is magsisend ako ng mga bagong kanta. Pero nawinduhan ako kasi after ko magsend ng bagong kanta, pag tinanong niya if meron pa, sinabi ko wala na. Di na ako re-replyan. So siguro, for a good 2 to 3 years, ganun lang yung usapan namin. Uy, pakinggan mo to. Uy, wow, it's nice. Galing talaga. Ganda ng taste mo yung music ha. Tapos wala na. So yung sa Labor Rakay, ito ang nangyari talaga na. Saan kasi yung party nun? Sa White House? White House. So party sa White House, may dala akong tumbler, and then nakita ko siya, biglaan niya sinabi pa, oh guys, kumusta na? Char! Tapos may dala pa siyang, syempre uso pa yung ano na, digital camera. Char! Picture tayo! So ako na, parang syempre kinikilig ako. So, insert picture here!
Sige, tara, picture tayo. After ng party, naglakad kami from station 1 papunta dun sa hotel ng friend namin kasi sabi ko, dun muna tayo kasi andun sila. And nung time na yon around 1 o'clock na yon. So wala na pong party nun. Hindi yung kinakwento niya na yung ibang party magsistart pa lang kasi patapos na lahat nun. Kasi yun yung sakto na magli-labor day. Tara, punta na tayo dun sa may hotel para mapagpahinga. On the way, dun kami kumain ng chori burger. Hindi yun after. So pagdating dun, nakakita siyang chori burger. Sinasa, oh my god, you need to try this. Masarap to, promise. So syempre, wala naman akong pera nun. So parang, sige, isa lang sa akin. Syempre, pa-demure tayo eh. Technically, first date na yun. Nakascore na tayo ng first date. Syempre, dapat maganda-ganda na yung reputation, you know? Di mo naman pwede sabihin, isa lang kasi wala akong pera. Isa lang kasi medyo full pa ako eh. Siyempre, so yun, hindi niya nakalata. Kain. Pagdating namin dun sa may hotel room, andun lahat yung iba, pero natutulog na. So sinabi ko, dun muna tayo sa balcony kwentuhan. Sinabi niya, uwi na siya. Sinabi ko, hatid ko siya. That was around 6 a.m. Hindi ko sinabi nung paghahatid ko sa kanya. After namin bumili ng chori burger, dun ko sinabi na, Mac, you do know that I like you. Ang sagot sa akin ni ate nga, yeah. I know. After ko siya nahatid, so yun na naman, wala na namang usap-usap. So yeah, fast forward a couple of years later, parang, yun, tama yun. May relationship siya, meron din ako. So parang wala nun, walang communication. And then, merong time na, ewan ko, kasi ako nun parang, siguro 2016 wala na rin ako relationship. Single na single na ako na. Pero parang ayoko na yung mga tipar-tipar. So I was like, hindi ko alam paano ko nabalitaan na wala ka rin boyfriend. Matagal na akong single na. 2015 pa lang single na. Basta parang may nakita akong pinost mo and then naalala ko na parang may boyfriend pa kaya si Mac. In-stop ko siya. Pero yun, and then, nung nalaman ko na wala na siyang boyfriend, tinry ko ulit like makipag-communicate. And then, eto ang nakakatawa. Bumabalik na naman tayo dun sa humihingi siya ng kanta, mga kaibigan. Sabi ko parang, ano feeling sa akin ito, DJ? Kailangan mo lang ng kanta para kausapin ako. Ito pa matindi. Magkausap kami, and then shinare ko lang. Sabi ko, uy Mac, wait lang ha. Drive lang ako, nasa NLEX kasi ako. Sabi niya sa akin, ba't ang clingy mo? Excuse me? Shinare ko lang na magdadrive ako kasi nasa NLEX ako. Ba't ang clingy mo? Pagiging clingy ba yun? Na-share ko lang naman eh. Kasi baka tanungin niya ako pag di ako nag-reply. Ba't di ka nag-reply? May naalala akong dala-dala ko galing Hawaii. Binigay sa amin pag-land. Puka shells. Linalait-lait niya buong gabi. Para ba't may suit daw ang puka shells eh nasa Manila ako? Sabi ko, saan ko pa gagamitin? Fuck it. Tanginog, sumagpo ka siya. Tapos tinatarong-tarong na eh. Parang tingin mo kakasya tayong dalawa dyan. Parang, pwede lang. So medyo kinikilig ako pero di ako nagpapalit. Hindi siguro kasi maliit eh. Siyempre medyo pa-cool si Koya. So yun, medyo tinitignan-tignan niya ako nun. So ako parang medyo low-key kinikilig. Siya parang, magka-text na kami araw-araw. Parati kaming video call pagdating ng gabi. 5 hours, 6 hours, ganyan. Every night, ganun parati. So doon na parang nakilala ko siya lalo after like 5 years of knowing her. Doon ko lang siya nakilala talaga. Kasi for 6 hours straight, magkakwentuhan lang kami. So siguro doon na ako na-touch nung pumunta siya nung birthday ko. Which I always celebrate my birthday sa Pampanga. My friends ako sa Manila pero I want to celebrate it here. Kasi gusto ko konti lang yung tao pag birthday ko. Pero pumunta siya lang sa kamera. Oh shit, andito siya. Hindi ko pwede pakita kinikilig ako. Pero yan, after na pumunta siya sa birthday ko, sinabi ko sa kanya na parang I want to date her. I want to know her more. So doon ako, nung una hindi siya naniniwala kasi parang kala niya nagpapatawa lang ako. I'm serial bro. I'm serial. So after nun, there is this history. And that is the story of our love life, guys. Hindi naman love life yun, simula lang yun eh. Simula lang yun. The story of the beginning of our love life. So, basically, parang kaibigan pa rin kami. Plus, the mas close lang kami kasi alam na namin yung backstory ng isa't isa. So, technically, parang music is life pa rin. Basta yun. Thank you guys for watching. Yun na po yung story namin. Wait until the next episode. Magsusulat na po siya ng skit. Abangan nyo. So, yung mga naghihintay ng content ko, subscribe muna kayo dito. And sa Daily Dose of Normal, don't forget to follow me on Instagram.
like this video. If na-enjoy nyo yung kwento, comment down below anong mga na-catch nyo or may mga tanong kayo regarding yung... never mind. Just comment down below for anything and see sabi you sabi Johnny Boy, i-ring mo na rin yung bell. I-ring mo na rin yung bell. And I'll see you guys next time. Imagine, if you will, sitting down to your morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started.